Wala nang intro mga sir, at dito na tayo sa mainit na sinabi ni Ricardo Ratliffe tungkol sa ating national team, kung saan sinabi nito sa isang panayam sa kanya kamakailan lamang na hindi raw natatakot ang South Korea kahit meron pang Jordan Clarkson sa lineup natin. Si Ricardo Ratliffe ang nagsabi nito sa isang podcast kasama ang ilang mga sports reporter ng ating bansa. Mabigat ang binitawan ng dating import ng star hotshots na si Ricardo Ratliffe, pero para sa akin mahirap rin patunayan kung hindi pa nangyayari. Kaya sana naman FIBA alisin na ang rule ng passport na iyan para naman yung mga may dugong Pilipino ay makapaglaro na as a local player. Si Ricardo Ratliffe ay dating import ng Star Hotshots kaso hindi pa nakatikim ng kampyonato dito sa PBA. Pero kung sa skills at stats ang basehan, ay malakas at magaling rin naman ang player na ito. Siya ay 31 years old sa kasalukuyan at ipinanganak noong February 20, 1989. May taas itong 6'8 at siya ang kasalukuyang naturalized player ng South Korea. Nagpakita ito ng galing sa paglalaro ng basketball sa South Korea kung saan nakakuha ito ng parangal gaya na lamang ng 4-time Korean League Champion, 3-time Korean League All-Star, 3-time Korean League Player of the Year, Korean League Import of the Year, Korean League Defensive Player of the Year at marami pang iba. Siya rin ang naging MVP ng William Jones Cup 2014. Hindi nga naman puro salita ang mamang ito, pero kung iisipin natin, kapag nawala ang rule ng passport na iyan, ay napakaraming basketball player na naglalaro sa iba't ibang panig ng mundo ang maidadagdag sa lineup ng Gilas National Team na kung saan ang mga ito ay may dugong Pilipino. At kung titignan natin ay yung mga players na may mga dugong Pilipino na ito ay hindi rin basta-basta dahil nag-i-excel rin sila sa paglalaro ng basketball sa liga nila. Kaya mukhang nagkakamali si Ratliffe dahil kung makakapaglaro si Jordan Clarkson ay siguradong marami pang ibang Philporean basketball players ang maidadagdag sa lineup ng Gilas at sigurado wala nang duda na makakakuha na rin tayo ng kampyonato dito sa Asia. Kayo, ano sa palagay ninyo ang chance natin kung sakaling maidagdag ang Philporean players sa lineup ng Gilas? Sa palagay ba ninyo ay sigurado na tayo ang magkakampyon sa Asia? Comment nyo lang sa baba ang mga opinion ninyo para naman maidagdag natin sa susunod na videos natin.